Oh shit, oh shit. GG ka kay MG Bossing. Boss So Barat, the what's up biggest sa mga Barat. kahombre ko dyan? Makagago, what's up na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na. Today is the best day of your lives para sa mga empleyado to ha. Kasi ang topic natin today ay si the biggest, okay? Engot, the OT eater himself, Boss Para ese boss para. Putay na. Ay, nako. Bopol sa puta. Anyway, siya po ay yung big... Ang dali kasing ano, boss eh. Ang dali niyang i-hate dahil doon sa sinabi niya, pre, na ungrateful ka kapag hindi ka nag-OT, pre. Ang dali niyang i-hate kaya ganito nangyayari sa kanya. Motivational speaker sa panahon ngayon. Sa mga di nakakaalam ng context, boss ha, kasi si Kuya Renan, na may nireakan siyang post, tapos ang sabi niya doon, wag na wag or never kayo mag-e-extend kapag hindi kayo bayad. Ngayon, si Boss Parak nag-react naman doon kay Renan na ang sinasabi, pag naging empleyado daw si Kuya Renan, si Kuya Renan yung tipo na ungrateful na empleyado, pare. So ngayon, napanood ng mga tao, social media, ganyan. Ngayon, sobrang hate na yung nakukuha niya sa kahit anong post niya, pre, kahit i-check niyo yung mga bago niyang post, nakakuha pa rin siya ng hate dahil sa huling video na yun. Na si Rendon Labrador. Mga kahombre ko, gento po siyang kalupet ha. Yung tipong unang banat pa lang, background si music agad. Putang ina, nakatempo, nakatodo po, highest mo, level ang audio, ang background music. Siyempre, lalaksan talaga para po. Oh my God, para mapukaw attention, oh my God. The big oh, shit. Speaking. Video sa iBoss MG. Tapos mamaya niyan, mga kahombre ko, lakas po ng BG music. Tapos, malalaki pa po ang subtitles na, na lumalabas sa camera kesa sa utak niya. Ngayon, mga kahombre ko, ang ipinaglalaban po nitong tao na to, yung hindi na daw kay para magbayad ng OT, yung mga employer. Ah, ito yan, ito yan. Pakinggan niyo. Unang salita pa lang, no? Katarantaduhan na po agad. Kasi papaano ka hindi magbabayad sa empleyado mo ng OT? Una sa lahat, sino ang papayag na gumawa niyan? Sa isang banda... Ang nangyari kasi sa kanya, may negosyo sa dati, clothing. So ang parang narinig ko doon, hindi ko sure, I confirm yun na lang. Noong mga first part ng business niya, marami daw empleyado niya yung tumutulong sa kanya, kumbaga kahit walang bayad, nag-OT. So sa tingin ko dyan, boss, hindi niya lang kasi pwedeng salungatin yung ginawa niya dati sa mga tao niya. So hindi siya pwedeng biglang magbait-baita niya, ay bayaran mo yung mga tao mo pag OT. Kasi siya mismo hindi niya ginawa nung simula. Kasi nga, starting pa lang yung company niya. Ngayon, gusto niyang i-apply sa lahat na kapag may company ka, ganun gagawin mo, mga boss. Mga kahombre ko, marami po. Maraming marami ang papayag sa part na yan. Kasi una sa lahat, sobrang kawawa mga Pilipino, alam nyo naman. So everybody's in need. Lalo na ngayon at per month. They need to come up with something or else mapag-iiwanan sa handaan. Pasko, bagong taon, diba? So, man, we need to grind. Everybody's grinding now. Kaso lang po, ang utak nitong si the biggest engot na to, no? Si Boss Barat. Ang utak po ng Boss Barat na to, eh yung mga usual na negosyante na mga buwakaw. Ito po yung mga tipo ng negosyante na hindi aangat. Hindi po talaga aangat kasi mabigat. Una sa lahat. Oh, pangalawa, shit. Ang bigat po niya talaga. Sa totoo lang, hindi mabigat dahil matabasa, mabigat siyang kasama. Kasi if ganyan kang mag-isip, ibig sabihin yan, eh, ang dumadaloy na sa utak mo ay hindi dugo, kundi kolesterol. Agot talaga. Hingin mo talaga, bossing. Sa mga negosyante, mga kahombre ko, talaga. Ako bilang negosyante ako ha, hindi ko po pwedeng mahalin ang aking sarili in the first place. Bilang negosyante ha, bago ako makita ng mga customer ko, ang nakikita muna nila eh ang mga empleyado ko. Yung first impression po, ang isa sa pinakamahalagang bagay sa balat ng lupa. Kapag ang first impression ay bagsak na, huwag ka nang umasa na magiging okay yung second, third, fourth, or huwag ka nang umasa na magkakaroon pa ng second, third, fourth. Kasi after ng first, aalisan ka na ng customer mo. Bye-bye.
Yun na yun. Okay? So, hindi na siya aabot sa'yo. To groom your employee, ang kailangan mong gawin dyan, alam mo kung ano, ha? Ay magpakabuti ka sa kanya. Maging totoo ka sa kanya. Maging maayos ang pakikitungo mo sa kanya. Kapag meron siyang 1 minute extra, bayaran mo siya ng 1 minute extra. Kapag kailangan niya ng pamasahe, bigyan mo siya ng pamasahe. Sa ganyang paraan lang, Boss Barat, ka magiging successful. Sine yan, kapag sine ikaw yan. Ay negosyante, ibig sabihin dapat mahaba ang PC mo. Kasi kung magne-negosyo ka at ganito lang kaigsi ang PC mo, o ibig sabihin nun, ang budget mo, huwag ka nang magnegosyo kasi it's not gonna work. A business is an investment too. Hindi naman posible na ang isang investment mo ay mababawi mo agad in a span of 6 months. Walang ganon, mga kahomre ko. Minimum ang ROI niyan ay nasa 3 hanggang 5 taon max. After nun, saka ka lang makakabawi, saka ka lang aangat-angat, luluwag-luwag sa buhay. That's life. And it's the same thing as having a business. Dapat mahaba ang PC mo. Ibig sabihin, sa PC mo na yon, Barat. Boy, Barat. Alam niya yan kasi negosyante talaga to si MG. Alam niya yung sinasabi niya talaga, pre. Paano magkaka-interest yung empleyado niya kung hindi babayar? Oo nga eh. Di ba? Kaya nga nagtatrabaho yun kasi kailangan ng pera. Tapos, imagine mo, boss, ha? Pasok ka ng alas 7. Tapos gusto niya 30 minutes early kasi 30-30. Eh, yung sa nireaka ni, ano, ni Kuya Renan. Eh, ang biyahe mo 2 hours. Gagay mo 2 hours papunta, 2 hours and a half pa uwi. Eh, di doon pa lang 5 hours na halos. O, Boss Barat, dapat kasama na doon yung pagmamahal at pagtingin mo sa iyong employees. Kaya ramdam mo pag mayroong masusungit na ano eh, na empleyado. Paano magkakaroon ng sariling negosyo ang iyong mga employee? Kasi madalas niya po sinasabi na sino yan? Ang mga sino gusto ko kasi mga, ano, mga business partners, yung mga dati kong employees na alam niyo. Paano magkakaroon ng negosyo ang mga employee mo kung binabarat mo sila? Yun nga yung point doon eh. Ng negosyo. Paano magkakanegosyo eh? Kung hindi mo sila binabayaran ng OT. Yang itong sinasabi mo na to, gusto ko... Di mo na babayaran yung OT, tapos kailangan pang ubusin yung oras kasi sobra yung oras sa iyo eh. Tapos sobra rin yung oras sa biyahe. Paano magkakanegosyo kung araw-araw mong ganun gagawin? No, one day mo. Tapos sabihin mo, stepping stone or learning, ano? Mga employee. Kasinungalingan yun. Para sa learning? Or else, pagpapaasa lang yun sa tao. Ang ginagawa mo sa mga empleyado mo, pinipiga mo sila hanggang sa matuyot. Ang pigain ang mga tao mo. This is the very, very sad part. And actually... Ang dali kasi sa internet, boss, yung maggaling-galingan kang motivational speaker. Ito, wala naman ang sinasabi kung sino man. Pero sa internet, apakadaling maggaling-galingan na motivational speaker ka na mukhang tama ka. Manood ka lang ng mga English content ng motivational eh. Tapos tagalogin mo, pre. Tapos lagyan mo na malakas sa background sa likod yung... You may hype, tapos lagyan mo lang ng mga text. Alam mo yun, para interactive lang yung content mo. Magmumukha ka ng matalino. Sa komunidad natin dito sa Pilipinas, usong-uso na ginagamit ang kanilang mga trabahador. Extra works, di ba? Walang pagtingin, walang pakialam, kahit ilang oras, I don't care, man. Bahala ka na sa pagkain mo, bahala ka. Isa sa pinakamagandang narinig ko dito, yung kay Nico David, pre. If meron siyang trabahador na isang araw niya lang kailangan, binibigay niya, halos dinadoble niya yung bayad. Kasi hindi naman araw-araw kumikita yun eh. Siya kasi negosyante si Nico David. So parang makatao siya sa mga tao niya. Ewan ko lang kay Boss Barak syempre. Kaya dito magkakaiba sa Pilipinas, eh. Pero maganda yung kay Nico David. Wala kahit isang empleyado na yumayaman. Correct! Dahil po sa mga ganitong klaseng mentalidad na mga employers. Tulad niyan, si Boss Barat. Ganyan po sa Pilipinas. Okay? Baka nga bukod tangi itong bansang to eh, na kung saan uso pa rin yung tinatawag na slavery. Ibig sabihin, ang pagtatrabaho. Parang bihira nga yung bansa na katulad natin, pre. Kasi yung sa ibang bansa, boss, nung nag-ibang bansa yung kapatid ko, hindi ko na lang babanggitin yung pinuntahan niya. Pero sa 8 hours na trabaho niya, 8 hours lang talaga, kasama na dun yung 1 hour na, ano, na lunch. Dito kasi hindi eh, 9 hours total ka dito papasok eh. Sa ibang bansa, hindi. Parang 8 hours lang kasama na yung lunch, kasama na yung merienda. Ibig sabihin, yung OTTY na sinasabi niya, overtime, thank you. No. Where I came from? Hindi na rin to, sa pre. Sa Europe? Hindi na ano yan, hindi na question yan. Kapag nagtrabaho ka ng 1 minuto masyadong maraming taong sobra sa OT para intindihin pa ng ano ng dole. Dito sa bahay ko, marami akong kasamahan. Unless magreklamo ka.
Kapag meron akong bisita, putay na extrahan ko sila. Kasi ang bayad ko lang sa kanila, eh yung pagsilbihan ako. Hindi yung pagsilbihan yung ibang tao. So kapag ka meron akong ibang mga bisita, may ibang dumating dito, medyo na-aberya yung oras nila, na instead na hanggang alas 8 lang ang trabaho nila, naging alas 12, alauna, eh ibig sabihin, kailangan ko silang bayaran. Ang question ko sa'yo, bakit ikaw hindi mo kaya na gawin yan? Imposible naman na dahil wala kang pisa, hindi totoo yan. Kasi kahit papano, lumalaki naman yung business mo. Kasabay mo lumalaki yung business mo. Kaso, parang nagiging burat mo yung pisa. Overtime kasi ni boss para kumakain ng ngayon. Ba't ganun? Uloko. Dapat yan, uloko the other way round. Lumalaki yung negosyo mo, dapat lumalaki rin yung ngiti ng mga empleyado mo. You should keep them happy. Kasi pag hindi sila magiging masaya, ikaw rin bilang negosyante ang magbabayad sa lahat ng to. Papaano ngayon makakaipon ang mga empleyado mo para maging business partner mo? Tsaka hindi lahat ng empleyado niya, masyadong too good to be true yung gusto niya eh, na lahat ng empleyado possible maging businessman if gayon magsasacrifice ka, ganun. Hindi lahat, for example, lahat na ng empleyado nagsacrifice, hindi lahat 'yun magiging negosyante. Kaya hindi applicable yung sinasabi ni Boss Parak na parang training grounds ganun-ganun yung trabaho mo ngayon. Kasi kahit anong gawin mo, kahit anong gawin natin, hindi lahat ng empleyado magiging negosyante. Nungaling ka. Pero tama din naman ang mindset mo. Malupit kang barat ka eh. Tama. Oo nga, no? Ano kayang iniisip nila, pre? Ay nagtayo ka ng sarili mong negosyo para hindi ka maging... Umuoo kaya yan? Umuoo kaya yung mga empleyado na, oo, tama si boss. Kaya kami talaga bukas papasok ulit ako ng OT, walang bayad eh. Ganon kaya yung reaction ng mga ano niya, empleyado niya, pre? Talino ka, kupal ka. Alam mo, minsan, I think, sa aking pananaw, parang ikaw ay yung isa sa mga battered na mga empleyado. Feeling ko, sa'yo to ginawa ng luma mong employer. Na ayun, na pumasok bukas, pasok ko ng OT. Frustrated ka. Training ground ko to eh. Makabawi, di ba, sa sarili mo. Grateful kasi ako eh. Neglected of your OTs. Gusto mo yan ngayon ibalik sa mga empleyado mo. Unfortunately, your life is different. You are a different person. Your luck. Kasi alam nyo, 90% ng negosyo ay pure luck. 90% ng pagiging sikat ay pure luck. Yung totoo yan, luck mo totoo ay yan, iba pre. Sa swerte ng mga tao. Magkakaiba po tayong lahat. Pag sinuwerte ka, talaga, dagdagan mo talaga ng sipag, pre. Mas matagal yung mayaman, pero habang buhay mayaman. Gets mo? Bakit mo ibibigay yung frustration mo sa mga tao? Diba? Sa mga empleyado mo? By only thinking... Boss, ano perspective mo yung OT ginagawa nilang ops? Okay lang, boss. Okay lang. Kasi kumbaga nakakapagpahinga ka pa rin naman eh. For example, mag-OT ka ng 2 hours Monday to Thursday. Tapos pagdating ng Friday, hindi ka napapasukin. Para sa akin, good na good yun, boss. Kasi magkakaroon ka ng additional na pahinga eh. Depende kung paano nila yun na-offset. Pero ang problema kasi dyan, merong mga company, boss, na 6 days yung pasok kada linggo. Pero dapat kasi 5 lang talaga yun. Kumbaga 40 hours per week lang talaga. Pag lumagpas sa 40, dapat OT na yun. Pero merong mga company na 6 days pa rin. Yung ika 48 hours, hindi pa rin OT. So, hindi ko alam, may mga company kasing ganun eh. Kaya, magkakaiba yan, boss. Kahit pa paano, na, huwag kayong mag-alala, guys. Ganito yung naranasan ko eh. Dahil hindi ako binayaran ng OT, nagpursigi ako. Eh di ngayon, di ba, ako na yung boss ng sarili ko. Sa tingin mong gunggong ka, ha, magiging ganyan ang buhay nila tulad ng sayo? Syempre hindi. Totoo yan, boss, malabo yan. Wala namang mahirap na nagkaroon ng ugali mo eh. Madalas sa mga nanggagaling. Alam nyo, mahirap yung susunod mangyari kay Boss Parak. Maapektuhan yung negosyo niya, pre. Kasi sa pag ganyan, boss, ikaw, ako ngayon, halimbawa, ganyan yung kapitbahay namin. Nalaman, example lang, kapitbahay namin is nagbibenta ng pares, pare. Tapos, pinapahirapan niya yung mga tao, pinag-i-extend niya ng walang bayad. Kumbaga yung perspective ko ay hindi ko to susuportahan. Napaka ano siya. Kumbaga unfair siya sa tao. So ako, hindi na ako pupunta doon. So baka, wag naman sana maapektuhan yung business ni Boss Parak. Kasi hindi naman lahat ng content niya is masama. Doon lang siya napasama, pare. Doon sa isang time na kinontra niya si Kuya Renan. Ay, meron so hindi, wag na, kasi may pamilya rin naman niya, nakakawa rin maapektuhan yung kabuhayan. Kasi dapat ikaw yung may pinaka
paningin sa kanila. Ikaw yung dapat na mas nakakaramdam ng hinagpis nila because you came. Alam mo kung sino dapat talaga yung nag-OT ng sobra? Sa mga small business. Ito, opinion ko lang ha. Dapat yung owner talaga, boss eh. Ikaw talaga yung sobrang, lalo na pag hindi pa sobrang laki ng negosyo mo, pre. Ikaw yung number one talaga na dapat sobrang haba nung pasok mo, sobrang aga nung pasok mo. Kumbaga, hindi yung mga ano eh, hindi yung mga tao. Kumbaga, sasabay na lang sa iyo yun eh. Hindi dahil ungrateful sila, kaya hindi sila nasabay, or grateful sila, kaya sila nasabay. Feeling ko kasi, may halong hiya, alam mo yun, may kita mo yung may-ari ng company, napasok ng 6:30 na dapat 7, tapos nauwi ng alas 5 na dapat alas 4. May mga, minsan may mga empleyado talaga na nage-extend, nang kahit hindi mo na kailangan sabihin, kahit pinapauwi mo na, ayaw pa rin umuwi. So bakit ang nangyayari, instead na maging ayos kayo, maging ayos ka sa kanila, eh nagiging baliktad. Di, uso sa atin dito yung cancel culture, pre. Okay, ipa-daily palo sila sa puwet. Para ano pa naman yan, merch? Ay, huwag natin supportan niya. Baka may ganun kasi. That's totally slavery. Alam ko, ano siya eh. T-shirt business, parang ganun. Tandaan nyo, Pilipinas, ha? Once na nagtrabaho ka na ng libre, that's called slavery. Huwag po kayong papayag. Kasi isa po yan, okay, sa mga pinanindigan ng ating mga trabahador. Okay, kaya tayo umabot sa ganitong kaayos na sistema, sitwasyon sa ating sa world. Then oversaturate lang yung market, pre. Ang daming parisan. Huwag niyo sayangin ang pinaglaban ng mga tao na yon. Okay, yung mga karapatan niyo, karapatan pantao na yan, mga kahombre ko. Oh my god, man. Sino ba namang magtatrabaho ng libre? Eto, real talk. Para payag ka ba na magtrabaho ka 2 oras, OTTY din, sa talyer. Yun lang, try mo. Sa talyer ka magtrabaho. Ewan ko na sa'yo. Pagod-pagod ka dyan, boss. Boss MG, ano na, magbabayad na ako ng OT. Hirap pala eh, di ba? Baka nga pag yuko, hirap na hirap ka dahil sa katawan mo eh. Kaso yun lang. Unfortunately, hindi lang naman ito talaga, boss MG. Napakarami nating matataba sa mundo, di ba? Oh, dami nating mapapayat sa mundo, hindi kaya magbuhat ng ayos, di ba? Imaginein mo kung sa OT ipapagawa yung mga ganung kahihirap na trabaho. Eh diyari na yan, mainit, gutom, pagod na pagod, tapos in-OT mo pa libre. Oo, kasi hindi siya naman siya nagsabi sa business na ano eh, ng business na, oh, pang t-shirt lang to ha, hindi to pwede sa talyer. Sa bagay, may point naman si MG, pre. Kumbaga, in general kasi ano sinasabi ni ano ni mo sa mga empleyado mo? Boss Parak. Jesus Christ, man. Ano ba naman yan? So sinampula niya ng mga business na kahit hindi under sa business niya. Malupit eh. Papaano magbe-benefit yung mga empleyado kung hindi ka nagbabayad o magbabayad ng ino-OT nila? Yan ang parati mo kung nung pinaglalaban. Nasaan ang benefit ng mga tao, ng mga empleyado mo? Ano ka ba naman, man? Akala ko pa naman, malawak ang utak mo. Malawak. Saka alam nyo, pinakamahirap dyan, hindi lang yung pamamasahe, pre. Kapag nag-out ka minsan ng alas 5, minsan, hindi pa sobrang haba yung alam mo yun, yung pila ng bus para makasakay ka, hindi pa sobrang haba. Ngayon, pag nag-extend ka ng 30 minutes, pagdating mo sa pilahan, magkakaroon ka ng extra siguro another 2 hours na biyahe dahil lang nahuli ka sa pila ng bus. May mga ganong senaryo, pre. Hindi mo naman masasabi na lahat ng tao may motor na eh. O may kotse na eh. Alam mo, yung mga ganyang mentalidad, yung traffic talaga, kasi busang ano diyan eh. Hindi magiging yung okay pagod sa buhay nila. Panandalian lang ang bigay ng Diyos sa atin lahat na nasa taas tayo, okay? Once na nasa taas ka na, there's nothing else to do but to go down. Yung mga taong nasa baba, oo, mahirap yun, pre. Naranasan ko rin. Pero pag nasa taas ka na, there's no way but down. So be careful sa mga pinaggagawa mo because karma is real. Ang pinakamahirap pa naman sa lahat, Parak, eh yung i-maintain kung nasaan ka. Alam mo siguro yan because you know, kahit papano ikaw ay successful na, di ba? Ito'y hindi naman ito pinag-aaralan eh. Diba? Hindi rin naman ako motivational speaker pero parang mas may magkakaroon pa ng interest yung mga tao na makinig sa akin. Because sa totoo lang ako, may mga napatunayan na ako sa buhay ko, diba? Mayaman talaga sa MG, pero totoo naman yan. Sabihin na natin na iba yung way niya sa pagyaman, pero yung mayaman siya, pre. O itinituloy yan sa iyo ng tao. Siya. Kasi sa totoo lang, you are quite successful, pero usually, alam mo, para ang mga dapat nagsasalita at nagmo-motivate sa mga tao, usually, yung tunay, yung sobrang successful na. Kasi, isipin mo, Parak,
ikaw yung nagsasalita sa akin, ako yung nakikinig sa iyo. Do you think tatanggapin ko bilang ako ay mas successful pa sa iyo? Do you think tatanggapin ko yung mga pinagsasabi mo? No. Alam mo kasi, ha, para for you to have more beliefs sa mga pinagsasabi mo, you should be super successful first. Totoo, can you yan, say na super successful ka? Can you say na millionaire ka? Bakit lagi ko dinadamay ang pera? Because kapag successful ka, automatically you have a lot of money. Ewan ko kung motivational speaker ba to, mga kahomrogan. Hindi ko alam. Kasi, paano ka magiging motivational speaker? Paano ka magiging negosyante? Madaling maging motivational. Nood kayo ng motivation speaking ng English. Tagalugin nyo lang. Tapos maangas na tunog sa background. Kahit yung mga basic empleyado mo, hindi mo kayang alagaan. 10 reels per day. Paano mo paaalagaan ang negosyo mo? Yung empleyado mo, ang number one na mahalaga sa negosyo mo, hindi ikaw. Totoo yan, pre. Pag inalisan ka niyan, GG ka talaga. Hindi ikaw. Yung mukha mo, which sila yung mukha mo. Tapos hindi mo bibigyan ng OT. Ay, nako. Benefit ng OT sa company ni Parak mag... Hindi, kasi na-out of context na lang eh. Pero mahirap kasi yung sinabi niya halos... Naging in general talaga eh, na kapag ano ka, hindi ka nag-OOT, ungrateful ka. Kasi ano pa naman bo, sobrang ano pa naman ni ng image ni Kuya Renan sa mga empleyadong tao, pre. Alam mo 'yun, sobrang ano siya, relatable siya, pre. Kaya nung tinira si Kuya Renan, pre, ang daming rumes back kasi alam mo 'yun, maraming ano siya eh. Si Kuya Renan kasi yung parang ano, yung parang influencer na madaling i-relate ng mga majority ng mga Pilipino. Kaya lalo siyang nalubog. Kung pwede, kung dapat kasi naggawa na lang siya ng motivational na hindi niya binanatan si Kuya Renan. Baka hindi sobrang hate yung natamo niya, pre. Yun lang naman yung tingin.